kung ganyan ka kasalbahe sa mga taong minsan ang nagtiwala sa iyo, hindi ka karapat-dapat maging pangulo. Ito ang buong tapang na isiniwalat ng Vice President na si Sara Duterte patungkol sa tunay na ugali at di umunay kagaspangan ni President Bongbong Marcos na mismong siya at ang kanyang dalawang mata ang nakakita. Sa kontrobersyal na press conference na isinagawa ng OVP, tahasang ibinulgar ni Vice President Sara Duterte ang pagka-toxic ni President Bongbong Marcos. Buong tapang na ikinuwento ni VP Sara ang kanyang nasaksihan kung paano tila ipinahiya ni President BBM ang isang graduating student ng militar. Sa kanyang kwento, tila inilahad ni VP Sara kung paano nagbiro ng kahilingang regalo ang nasabing military student kay President BBM na tila nakagawian na ng mga graduating student na humiling ng regalo sa kanilang mga panauhing pandangal, lalo't pat kung ang kanilang bisita ay ang pangulo ng bansa. Ayon kay VP Sara, biniro ng military student si President BBM na kanya na lamang ang relo ng pangulo bilang graduation gift. Ngunit hindi naman daw umaasa ang nasabing estudyante na totohanin ito ni PBBM. Ngunit ang nagresponde o ang naging responde ng pangulo ay hindi raw inaasahan ng nasabing vice-presidente. Ang kanyang naging responde ang siyang tila pinanggigilan ni VP Sara matapos pagtawanan ang nasabing military student at tila injanin ang nasabing request ng nasabing defense military officer ng bansa. Ayon kay VP Sara, naiintindihan niya raw kung hindi maibibigay ni BBM ang nasabing relo lalo't kung ito ay milyong piso ang halaga o kung mayroon man itong sentimental value sa kanya. Ngunit ang ipahiya at pagtawanan ang nasabing military student na siyang mag-aalay ng buhay para sa kanyang bansa ay hindi nakatanggap-tanggap kay VP Sara. Ayon mismo sa Vice Presidente, dapat raw ay sinabi man lang ni BBM na hindi niya maaaring ibigay ang nasabing relo at bibigyan na lamang ito ng ibang regalo, hindi yung pagtatawanan pa siya ng Pangulo maging ng mga nakapaligid dito. Bilang ebidensya, nahanap natin ang kinukuwento ni VP Sara sa isang live coverage mula sa media outlet ng gobyerno na RTVM kung saan dito'y nakita on cam ang di umano'y pamamahiya ni BBM sa nasabing graduating military student. Hindi nga raw basta-basta magsasalita si VP Sara nang walang basihan at ebidensyang ilalabas sa publiko dahil ang kanyang mga kwento nangyari at siya mismong nasaksihang totoo. Ito ang official video mula mismo sa state-owned media ng gobyerno kung saan nahuli ng kamera ang di umano'y sinasabi ni VP Sara na military student na nag-request kay BBM na kung sakali sa kanya na lamang ang relo ng Pangulo bilang regalo, lalo't ito'y isa sa mga pinakamagagaling na military student ng kanyang henerasyon. Ngunit ang nasabing pananalita at pamamahiya ni BBM sa nasabing estudyante ay nasaksihan mismo ni VP Sara nang lumingin mismo ang Pangulo sa kanya. Tila dito na na-stop ball si President Bongbong Marcos nang maglabas ng patunay si VP Sara na hindi imbento ang kanyang mga ikinukwento. Sa galit nga raw ng Vice Presidente, gusto niyang putulin ang ulo ng Pangulo dahil sa kahihiyang sinapit ng batang estudyante na graduating student ng Military Academy na siyang tila napahiya sa harap at dami ng taong nakapaligid sa kanila. Narito at panoorin ang buong video na inilabas mismo bilang ebidensya at pagpapatunay sa ikinuwento ni Vice President Sara Duterte na minsan niya nang nakita sa kanyang sariling mata ang tunay at kagaspangan ng ugali ni President Bongbong Marcos. Kaya tila dito na nagsimula na madiskubre ng Vice Presidente na hinding-hindi sila magkakasundo nito, lalo't ang puso ng Pangulo wala mismo sa mga Pilipino. Narito at panoorin ang full video. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, di ba?
Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Ang sama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun, hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Kasama kami, katayo kami doon. And meron isang graduate na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nang gagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, katabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito relo ng presidente, pero
I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. Mga calls, ambot lang, og nagtanaw ba mo sa live ni VP Inday Sara ganina ba, no? Grabe, magkatawa dyan ka ni VP ba kay? Makita dyan mo yung pagkabisaya ba? Kanang manggigil good siya sa isa katao, kanang sumbago na kay ba? Kay ganina, na siya storytelling, no? Nag-attend daw sila ni Mr. President sa Osaka graduation ceremony. Tapos na inahitabo dito, mo niyang nasa iyahang storytelling. Tanawan ninyo, calls, katawa ka. So meron isang graduate. Sabi ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, katabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you see? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why will I give you my watch? At that point, sakit na ako. I wasn't feeling very well. And doon lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko, ang layo niya, ulo niya ba? So mga calls, unsa man inyong ma-comment ana? Ako ha personally, maka-turn off jud. Okay, presidente good ka. Giloklok good ka sa taong bayan diha. Sige, given nga basig kinumedya ra gud tong istorya sa estudyante, kay syempre panagsara gud nimo na makaharap ang presidente, vice president. Kana kinumedya lang ba nga iregalo lang sa ako imong relobi? Bisan ako manggani. Ako ang mangganing joke-joke ana ko ang mga boss. Nga, sir, palibre ka naman diyan. Pakain ka naman sir, mga ingana ba? So, inulog-ulog ba binuang ragud sa usa ka estudyante, usa ka bata. Pero maka-turn off jud nga isip usa ka presidente mo tubag ka og why? Why would I give you my watch? Tapos sabay katawa, di ba? Because naa man kadiha sa pwesto. Isip usa ka presidente. Bisan pag may tag, oh sige, mahal kay nimo ang watch pila na ka milyon, wa man nagpasabot ato nga literal kana nga rilong ihatag sa bata. No? Pwede good ka mo respond og haha, you're such a good joker or unsa ba mo ingon ba kadiha nga kanang sige tagaan ta kag relo pero ayaw lang ni kay naa ni sentimental values ako ang relo. Pwede nga na padalaan lang ta ka og relo nga lahi tapos ipa-customize nato nga kanang makabalo jud ka og ang mga tao nga sa ako adyo na gikan, di ba? So great honor na kay na sa bata nga maka-receive ato nga relo gikan kay president, di ba? Dili man ingon nga on that moment actual jud itunol ni may murilo. So maka-off jud nga mutubag kaging ato nga why would I give you my watch, di ba? Isip usa ka leader, no, aning nasura unahon jud nimo ang kapakanan sa taong bayan kay gibutang man kadiha. And it's not just simply about the watch, it's not just about that kid ug ang pagkagigil ni VP, no, it's about your character. It reflects who you are as a person. Kaya kung ingana ka ng pagkatao, ay, makita yun, nga wala juday kay pakialam. Wala juday ni mo naramdaman ang paminaw, isip usa ka normal nga mamamayan, isip usa ka lumulupyo, aning nasura, nga way pagbago, hangtod karon. Tara, calls, kapi.